Nandito ako uli sa laundry room eh. Lalaba ako. Hindi naman ako nag-stay dito lagi eh. Dadalhin ko lang dati yung labahin. Tapos babalik na ako sa room. Eh, nandun yung anak ng pasyente ko. Lagi ko silang binibigyan ng privacy. Hindi ako nag-stay doon pag nandun sila. Kasi baka meron silang gustong pag-usapan na medyo sensitive. So, kailangan wala ako doon. Yun yung style ko. Nagpaalam ako, mag-stay ako kung dito saan. Maglalaba ako. Tsaka alam niya na naglalaba ako kasi pag nakita niya yung cart na yan, yan. Yung cart, ayun. Tinuro eh. Yung cart na yon. Ibig sabihin, naglalaba ako. Nandun yan lagi sa labas ng unit. Pero kahit busy ako, naalala ko yung apo ko na nasa hospital. Yung apo ko na nagkaroon ng encephalitis, yung inflammation of the brain. Nakakalungkot. Kasi ang bata-bata ng apo ko, tapos nagkaganon. Alam naman natin na yung lahat sa atin ang nagkocontrol yung brain. Pagka nagka-problema ang brain, parang nagkakaroon talaga ng problema lahat ng body functions. Yung total functions ng body, nagkaka-problema. Hindi namin alam, hindi ko alam kung ano yung magiging side effect ng encephalitis. Tapos merong seizure, merong epilepsy attack din. Nakakaano lang kasi kahit anong gawing alaga sa tao, kahit anong gawing pag-iingat, kapag ka merong aksidente, talaga may aksidente magaganap. Sabi ko nga, kapag ka yun yung fate mo, yun yung FATE mo, magangyari kahit anong gawing pag-iwas. Isinier ko to sa social media para kahit papano magdulot ng awareness yung mga lola dyan, yung mga nanay dyan, mga tatay, mga kaanak dyan, ng mga bata. Ingatan po natin. Pero alam ko naman na nangyayari yung mga bagay dahil merong dahilan. Nakakalungkot lang kasi sabi ko nga, why kay apo? Diba, no? Tapos, nung nalaman ko yun, talaga ang iyak ko. Tapos, nagkaroon ako ng, so parang nagreklamo ako, sabi ko, ang sakit-sakit naman ng dagok na to. Sunod-sunod, bakit parang non-stop, diba, no? Pero still, nandun pa rin yung pananampalataya ko kay God. At alam ko na nakamessage siya. Sabi ko nga, God wills it, and lahat ng nangyayari sa atin ay God's will. Hinahayaan niyang lahat, tapos will niya talaga yon. Kaya lang ko minsan, hindi naman siya lahat eh. Sabi ko nga, at lagi kong sinasabi, hinahayaan ni God talaga yung mga kaganapan sa buhay natin, masama man o mabuti, doon tinetest yung faith mo, yung pananampalataya mo sa kanya, kung hanggang saan ka. At saka, doon tinitingnan yung endurance mo talaga, kung gaano ka katatag. At tinitingnan lalo doon, kung gaano yung temper mo, kung hanggang saan, kung gaano kataas at gaano kababa. Pero sabi ko nga, ang mga bagay ay nangyayari at hindi na natin maibabalik yung mga nangyari. Patuloy na umiikot ang orasan, kung paano umiikot din ang mundo, hindi humihinto. Kaya ang tao dapat hindi rin hihinto. Sa kabila ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon, sa buhay namin mag-iina, the show must go on. Hindi pwedeng hihinto dahil mayroong problema. Hindi pwedeng basta magsasaya dahil masaya. Kumbaga, dapat tama lang. Kontrolado lang. Nakakalungkot po.
ilang araw na sa ospital yung apo ko. Una, isinugod sa district hospital ng probinsya namin sa Bungabong Nueva Ecija. Tapos sabi ng doktor, dali na sa city, dinala sa doctor's hospital sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tapos doon, nilagay muna sa private room. Tapos mula sa private room, inilipat siya sa ICU. Nasa ICU pa po, sa pediatric intensive care unit ng doctor's hospital, yung apo ko. Tapos, yung findings nila, encephalitis, secondary to epilepsy. Kasi nagkikikisa yung apo ko. Yung mga results ng mga laboratory tests, nag-positive talaga sa namamagay yung brain. Ay, nawala yung ilaw. Ganito dito, namamatay yung ilaw, kaya dapat gagalaw. Yun. Tapos po, hindi alam kung bacteria ang pumasok o ang present sa brain, sa inflammation ng brain, o virus. Kinuhanan siya ng tubig sa likod ng, sa spinal, tapos tinest, nakita nila virus. Viral infections yung meron. So, gagamutin yon. Alam naman po natin, pagka virus, hanggang gusto ng virus dun sa katawan, sige siya. Pero meron siyang 7 to 14 days na pakikibattle, no? Yung COVID, virus. Yung dengue, virus. Di ba, no? 12 years old lang yung apo ko. Batang lalaki. Athletic. Player ng basketball. Kaya nga sabi ko sa kanya, apo, hindi ka na, maglalaro ka pa ng basketball, ano ba gusto mong gawin? Gusto ko mag-basketball pa rin, mami. Sige, okay eh. Diba, no? Siguro, hindi na ganun dati ka-rigid yung magiging paglalaro niya ng basketball, pero player pa rin siya. Kasi may laban sila sa Claraa. Ewan ko kung makakalaro siya sa April 24 yata, 2024. Yung laro nila, I don't know kung makakalaro siya. Pero, tingnan natin kung lalabas siya sa hospital. Kung makakalabas siya ng hospital before the play, magdadamit pa rin siya noon. Sasama pa rin siya. Kasi yun yung gusto niya. Yun naman eh, diba, no? Motivations ang tamag doon. Tapos sabi ko sa kanya, hinto ka muna sa cellphone, ha? Ibinaban ko muna yung cellphone sa'yo, tsaka kay pati doon sa anak ko, special child, bawasan ng konti yung cellphone. Kasi masyado na siyang attached doon sa cellphone. Kahit naman ako eh, kaya lang I tried to limit kasi nagwo-work ako. Ang cellphone po importante sa atin, pero kung makaka-apekto sa ating health, medyo dapat ilimitahan natin, hindi ba? So yun po yung gusto kong i-share. Ngayon, nasa ICU pa rin yung apo ko. Hindi ko alam kung kailan siya malilipat sa regular room ng doctor's hospital sa Santa Rosa City, Nueva Ecija. Yun. Salamat po sa mga doktor at mga nurses na tumitingin sa apo ko. At saka salamat din sa nanay ng apo ko at saka sa tatay ng apo ko, yung anak ko. Hindi sila kumuha ng room na tutuluyan kasi gusto nila nandun sila sa anak. Yung nanay, nung apo ko, nandun 24 hours doon sa kanyang, sa kwarto, sa ICU. Wala silang magawa. Hindi nila mapalis yung nanay kasi nire-request ang bata. Pero yung anak ko, sabi ko, anak, kumuha ka ng room kahit saan dyan. Ni mami, dito na lang ako sa kotse matutulog. Natutulog siya sa kotse. Umisan natutulog siya sa pasilyo. Di ba, no? Ganun talaga. Handang magtiis ang magulang para sa anak. Nagsisikap ang magulang para sa anak. Tulad ko po, ako po ay lola, nagsisikap ako para sa mga anak ko, sa mga apo. Kung ano man ka ako yung meron ako, para sa pamilya ko yon. Kasi kami lang naman ang meron. Ako lang ang meron sila at sila lang ang meron ako. Yun po yung gusto ko i-share na sabi nga nila, sino ba may kasalanan? May bumubulong sa akin, sino may kasalanan? Hindi, walang may kasalanan, parang ganun, diba? Ano man po yung nangyayari sa buhay natin? Nangyayari yun dahil may reason. Kung ano man yung magiging resulta o effect ng ating mga ginawa, ayaw man natin yun o gusto, nangyayari, nagaganap. Kasi, God wills it. At God's will, kung ano yung magiging result
nung mga nangyari sa atin. Kasi, he permitted it. Tapos, syempre, lahat ng ginagawa natin, merong result. Kung ano man yung result, dapat tanggapin natin. Hindi man ito katanggap-tanggap sa atin, hindi pa. Tapos yung masigoon, patuloy na iikot ang oras, patuloy na iikot ang mundo, patuloy na magpapatuloy at magpapatuloy at magpapatuloy ang buhay natin. Sige po, ito po si caregiver nana ng Illinois, USA. Hindi pa ako tapos sa paglalaba ko. Ay, singit ko na naman, ano? Ganun lang yan, singit-singit lang. Thank you po. God bless po sa ating lahat at salamat po doon sa prayers.